guys, welcome back to my channel. Gusto niyo po ba na kayo po ay buwenasin or swertihin ng buong taon? Alam niyo po ba ang dapat niyo pong gawin sa pamamagitan po ng sinag ng araw at ganoon din po ang ating down ng laurel? Mula sa inyong puso ang inyong pong pagdadasal, ito po ay mabilis magagrant at kayo po ay suswertihin ng buong taon. Ano po ang mga dapat nating gawin at paano ang mga proseso po nito para po tayo ay magtagumpay? Ngayon 2020, ang video ito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. 'Cause you never feel this way. It's my lucky day. Kung kayo po ay naniniwala sa mga ganitong pampaswerte, ay welcome po kayo. Pero kung kayo ay may doubt or kaya totaling hindi naniniwala, aba ay huwag niyo po itong gagawin. Pero kaya nga ikaw ay nanonood ng mga ganitong video dahil ikaw ay naniniwala. Ngayon, kung ikaw man po ay feeling ninyo ay suswertein sa aking isishare na ito, ay minumukahi ko kayo na huwag na po kayo magdadalawang isip dahil ngayon po ay Biyernes. Kaya mainam na kayo po ay magpasimula ng unang pasok ng taon ng 2020, ng January 3, 2020, para po tayo ay ma-welcome ang swerte at maitaboy ang mga negatibo at mabago ang takbo ng inyong pamumuhay ngayon taon na ito. Kung kayo po ay naniniwala sa mga ganito na mga ritual, lalo-lalo na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng daon ng laurel, ay minumungkahi ko kayo na sabayan niyo po ako. Mainam po na kayo po'y haharap sa may silangan. Kailangan kung saan nasikat ang araw. At mula sa inyong puso ay hihilingin ninyo kung ano man ang mga pangarap ninyo na gustong makamit ngayon 2020. Na mula sa inyong puso ang mga kahilingan. Pero bago ko po muna simulan ang aking ritual, ay minumungkahi ko po muna kayo na alisin ninyo ang galit sa inyong kalooban. Ganon din yung mga negative ninyong naiisip. Kasi once na kayo po'y hindi makamove on sa mga nakaraan at kayo po'y lagi-lagi yung binabalikan yung mga negatibo na mga nakaraan na tapos na po yun eh. Kumbaga, tapos na, hindi na natin kailangan balikan at wala nang mangyayari po dyan. At kung ako po sa inyo ay i-throw away nyo yung sama ng loob ninyo sa inyong kalooban. Kasi alam nyo po ba kung kayo'y maraming sama ng loob sa inyong kalooban, kahit gaano karami ang inyo pong gawing ritual, yan po ay wa-epek. Or kaya po, sabi nila matatagalan bago matupad. Pero para sa akin, wa-epek po yan. Kasi yan po yung naranasan ko rin eh. Yung tipo na ang katwiran ko pa nga dati eh wala akong magagawa, ganito ko. At lalo-lalo na ako, ako'y magkakaroon ng dalaw, wala akong pera. Yan ang mga mainitin ang ulo ko. Yun po, in reality, tunay po yan. Kapag ikaw ay malapit na magkadalaw, or kaya ay wala kang pera, yun ang pinaka-worst. Wala kang pera, marami na mga kulang sa inyo, wala kang pambili. Kaya nag-iinit ang ulo. Yun ang pinaka-mayor ng dalawang dahilan kung bakit mainit ang aking ulo. Pero nung dahil na ito ay binago ko ang aking mga aking pag-uugali at ganoon din ay tinapon ko lahat yung mga sama na loob ko diyan sa may silangan. Akala may meron kang idinadakot sa iyong dibdib at tinatapon ko na lahat ang kamalasan ko sa aking buhay, lahat ng mga hinanakit ko sa aking buhay, lahat ng mga pangit na nakaraan ay itinatapon ko na sa malayong malayo at huwag ka na muling babalik pa. Lahat ng kamalasan ko ay tinatapon ko na. Ganoon po, paulit-ulit. Akala may idinadakot ako sa aking dibdib na paulit-ulit kong itinatapon na ganyan. Ganoon din pag halimbawa may karamdaman po ang isa sa miyembro ng iyong pamilya, humarap po kayo sa may silangan, tapos sabihin nyo doon sa may karamdaman or kayo po mismo. Sabihin nyo, itinatapo ko na, kunyari, ito yung tao. Tinatapo ko na lahat ang kamalasan mo sa inyong buhay. Tinatapo ko na lahat ang sakit mo doon sa malayo-malayo at huwag ka na muling babalik pa. Lahat ang kamalasan na yan ay tinatapo ko na sa malayo. Ganun po ginagawa ko sa aking mga anak kapag po sila ay may karamdaman. At talaga namang napaka-epektibo at hindi ako nahihirapan na mag-take sa kanila ng gamot at sila po ay mabilis ding gumagaling. Dahil po sa mga ginagawa kong ganun, kumbaga nakakatulong po yung sinag ng araw, lalo-lalo na po sa umaga. Ngayon po, kasi pumasok po ang January 1, 2020, unang Biyernes, kung kaya't kayo po ay uulanin sa akin sa mga pampaswerte. Pero sa bagay, lagi naman kayong inuulan sa akin sa mga pampaswerte. Kayo po ba naman ay sinuwerte na? Maaaring kaya hindi pa? Dahil
kayo po ay may mga negative na naiisip at meron kayong pot sa inyong kalooban. I-throw away niyo po yan. Pasok na ngayon ang 2020, kaya kailangan bagong buhay. At kumbaga ay malinis na malinis ang ating kalooban. Hindi lamang ating bahay ang pinapasok natin ng punsoy. Yung paglilinis, maging ang ating sarili. Pinaka numero uno, yun ang pinaka numero uno ninyong linisin. Ang inyong kalooban. Alisin niyo yung mga poot, yung mga matagal na nakalipas, ay ibaw na yan sa limot at itapon na lahat kasi hindi natin ika-asenso yan. Gusto niyo po bang umasenso? O do, itapon niyo po yan kasi may kinausap akong ganyan. Ang kawikaan niya, eh ganito ako, wala akong magagawa. Ay naku, wala rin po akong magagawa sa mga sitwasyon po na pinagdadaanan ninyo. Pero kung was na ang target po ninyo ngayon 2020 ay umasensos ang buhay, ay itapon niyo po yan. At pagkatapos ay sumabay po kayo sa ritual na aking pong lagi-laging ginagawa. Ganito po. Humarap po kayo sa may silangan kung saan nasikat ang araw kasi makakatulong po yan sa atin para sumikat din tayo. O, ibig sabihin ko po, para sumikat yung kumbaga ay magtagumpay din tayo. Kumbaga ay tayo tumaas kesa sa pababa. Kasi dito, ang araw sa kanluran ay pababa. Hindi po tayo dyan. Dito tayo kung saan po tayo yung ating buhay ay giginhawa. Kumbaga, mag-grow. Pasikat. Ayan. Ngayon po, ganito po inyo pong gagawin. Kung wala na kayong sama ng loob sa inyong kalooban, wala na kayong negative na naisip, positive lamang po tayo. Halika, welcome po sa aking channel. Ngayon, ganito po inyo pong gagawin. Marap po kayo dyan kasi dito po ang aming silangan. Ngayon, mag-wish po kayo ng mula sa inyong puso kung ano ang gusto nyong maganap ngayon 2020. Kahilingan ng pagbabago ng aking buhay tungo sa aking tagumpay. Lahat ng mga pangarap ko ngayon 2020 ay matupad. At sabihin niyo po kung anong gusto niyo na nawala kayo. Halimbawa, wala kayong pera, magkaroon ng maraming pera. Direct to the point na walang gamit na sana. Magkaroon ako ng maraming pera, magkaroon ako ng magandang bahay. Kung wala pa kayong bahay, pero ako nais ko na magkaroon ng mas malaki pa na bahay or kaya po ay apartment. At magkaroon ng mga luxury cars. Kasi sa akin, EcoSport lang po aking pong sasakyan at medyo may kaliitan. Kapag po kasama ang aking kapatid ay hindi na kami magkasya. Kaya ang hangad ko ay malaki, mas malaki doon sa EcoSport. At yun nga po, kung halimbawa kung papalarin yung mga gusto ko matagal na kulay puti naman na kulay puti na Fortuner or kaya po ay kulay puti na Montero. Yan ang mga pangarap ko noon pa. Gusto ko yung mga bagong labas ngayon. At saka, yun ang mga pangarap ko. Kumbaga, malaman ngayon 2020 kung matutupad po yan. Basta, kailangan lagi nyo sabihin, kagaya ng nabanggit ko nga na dati, na binabanggit ko 1 million ng aking maging pera ng month na yon. Ay, 1 million nga po ang nakamit ko at nasundan pa ito na nasundan. Kaya, lagi nyo babanggitin ang mga pangarap ninyo. Yung mga gusto nyo mangyari sa inyong buhay, lagi nyo sasambitin kahit po ito ay dadaanan nyo lagi sa pabiro. At huwag na huwag kayong magsasalitan ang mga negatibo. Kung ayaw nyo maganap nga ito sa inyo, ay huwag nyo sasabihin. At pagkatapos, basta mula sa inyong puso at kayo naniniwala na matutupad po ito, think positive at ito po ay matutupad nga po ito. Basta kung ano man ang nais po ninyo na maganap sa inyong buhay ngayon 2020 ay hilingin nyo po sa daon ng laurel, katuparan sa lahat ng mga pangarap ko sa aking buhay. Magkaroon ako ng lahat ng mga pinapangarap ko ay magkaroon ako ngayon 2020. Ilayo kami na aming pamilya sa lahat ng kapamakan. Ilayo kami sa lahat ng uri ng karamdaman at maging masaya ang buong pamilya. Yan yung mga lagi-lagi kong hiniling. Tapos, bahala na po kayo kasi yan po yung mga pinakamayor na madalas na hinihiling ng isang tao na gustong magkaroon po sila. Diba nga po? Maging masaya ang buong pamilya. Walang away-away at ilayo sa anumang kapahamakan. Yan yung mga pinakamayor na dapat lagi-lagi nating hihilingin sa ating buhay para maging masaya ang lahat-lahat. Pagkatapos po yan, kayo po ay ang gagawin nyo pagtapos na, halimbawa tapos na po kayo, ang gawin nyo lamang ito po ay ilagay ninyo sa inyong bulsa or kaya sa inyong bag bago kayo umalis kung kayo ay aalis sa inyong tahanan. Pero kung hindi kayo aalis, kayo po ay sa bahay lamang, kumuha kayo lagi ng daw ng laurel at ito po ay itusok ninyo sa asin. Or kaya po ay pwede nyo po, halimbawa pag-aalis naman kayo, maglagay kayo ng ilang konting asin sa inyong bulsa or sa inyong pong bag at pagkatapos
Lagyan nyo lamang itong down ng laurel na nag-wish po kayo dito sa may silangan, sa sinag ng araw. Ito po ay napaka-epektibo basta mula sa inyong puso at kayo naniniwala ng pagbabago ng inyong buhay. Ganun po, lagi nyo dadaanin sa biro yung kung ano man ang inyong nais na marating. At yan po ay magkakatotoo at wag na wag kayong dadaing. At mainam pa po ay, kung halimbawa, pwede po itong i-share nyo sa iba. Halimbawa, meron kayong kaibigan na maraming problema ang pinagdadaanan. Kasi once na meron kayong natulungan na tao, nag-share kayo nito ng down ng laurel at asin, kayo po ay, kumbaga, sa inyo ang pagpapala, lalo-lalo na kung ang taong ito ay sinuwerte. Kasi sabihin, oy, salamat, prenda, tinuro mo sa akin to. Kasi marami na po rin akong naturoan ng ganyan, hindi pa ako nasabak ng pagbibidyo. Maraming mananalangin sa iyo ng maganda. Sabihin, oy, ang bait mo naman, salamat at tinuro mo sa akin to. Nagkatrabaho ako, nagkaroon ako ng ganyan, nagkaroon ako ng ganito. Ang daming mga magpapasalamat sa iyo. Kumbaga, yung dami ng pagpapasalamat sa iyo, sa iyo ang blessing po noon. Yung mga nananalangin sa iyo ng mga magaganda, halimbawa nabigyan mo yung isang tao ng ganito, oy, salamat ha, lalo ang pagpalain ng mahal na Panginoon. Ganon. Kasi nga po, nakatulong ka sa kanila. Kaya lalo kang pagpapalain. Pero syempre yung mga iba naman na mga kumbaga inggit, nakita na ikaw'y pinagpapala at nainggit sa'yo at ikaw ay merong ganito, instead na nanalangin sila ng masama sa'yo, instead na tumama sa'yo yan, lalo-lalo na kung wala ka namang ginagawa sa kanila ang talbog nito. Kaya mainam na wag po kayong magpapawala ng down ng laurel at ganon din po ang asin. Lagi-lagi yung dadali niyan kada kayo ay aalis. Pero bago kayo umalis, manalangin muna kayo sa down ng laurel bago kayo umalis. At pagkatapos, lagay nyo lamang sa inyong bulsa or sa inyong bag, or kaya pwede rin po ito sa inyo pong ilalim ng sapatos or sa may sasakyan nyo, para po kayo ay swertein kahit saan kayo magpunta. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget subscribe my channel. Salamat mga bossing!